Sinuspinde ang tatlong staff ng isang ospital sa Cebu matapos mag-viral ang video ng isang duguang pasyente. Depensa ng Cebu Provincial Health Office, hindi lang nakuna ng video ang pagtulong din ng staff sa pasyenteng yon. Gayunman, posible raw makasuhan ang mga nag-upload ng video dahil sa paglabag sa data privacy. Babala po, sensitibo ang inyong mapapanood na video. May report si Susan Enriquez. Viral na at binabatikos online ang video na ito na kuha raw sa Tuburan District Hospital sa Cebu. Makikita ang isang lalaking duguan. Hirap na dahil daw sa dami ng mga tama ng bala sa katawan. Agoy, ayaw, lagi pagbangon! Nabaril daw ang lalaking sa isang anti-drug operation ng pulisya. Sa bahagi ng viral video, maririnig ang boses ng isang babae na tila natatawa. Ang laba ko ni Uli. Ang pasyente, nakaangat ang mga kamay at patuloy ang pagdaing sa sakit, pero nakatingin lang ang mga staff ng ospital. Maririnig din ang boses ng babae na nagsasabing hindi na makakaabot ang pasyente. Di naman ikaabot. Sinusubukan pa ng lalaking duguan na bumangon, pero pinipigilan siya ng staff. Ayaw pagbangon, sir! Ayaw pagbangon! Mahog ka diha! Ang pasyente, namatay kalaunan. Ang video na yan, viral na sa social media at umabot na sa mahigit 4 million views. Marami ang bumatikos ay inasal ng mga staff ng ospital. Kinumpirma ng Provincial Health Officer na si Dr. Rene Catan ang video na nangyari noong February 8. Ang kumuha raw ng video ay isang staff ng ospital at iba rin ang nag-upload ng video. Iniimbestigahan na raw nila ang insidente. Pero paglilinaw ni Catan, binigyan naman ng atensyon ng hospital staff ang nasabing pasyente. Ang nakunan daw ng video ay yung puntong umalis lang sandali ang staff ng ospital. Hindi rin daw nakunan sa video ang pagtulong sa pasyente nang mailipat siya sa isang ospital sa Cebu City. Even without the viral na nagawas. Even without the viral video na lumabas, the investigation is already going on. So, unfortunate lang talaga na lumabas yon. Kasi kung titignan natin yung mga comment na wala daw silang ginagawa, actually no. May ibinigay silang initial treatment. Sinuspindi na ang tatlong hospital staff na sangkot sa video. Dagdag ni Katana, maliban sa administrative charge, posibleng maharap sa kasong kriminal ang mga staff na nag-upload ng video dahil sa kanilang paglabag sa data privacy. Makita ang ginanin mo nga. Makikita mo kasi lalo na in pain, gumagalaw-galaw talaga. Of course, concerned din ang ibang healthcare workers kasi naglalaway na siya. Yun yung hindi nila nakita kasi wala doon sa video. Kaya nung nag-wild na, umatras sila. Kaya nakita sa video na parang walang tao. Iniimbestigahan na rin ito ng Commission on Human Rights. Kahit wala naghain ng reklamo, magsasagawa raw sila ng motu proprio investigation upang malaman kung may nalabag na karapatang pantao ang ospital. Bukas naman daw ang PHO sa hakbang naggagawin ng CHR. Susan Enriquez, GMA News.